Nagpaalam na sa Philippine Rowing Team ang isa sa mga pambato nito na si Melka Jen Caballero. Kung bakit, alamin sa report ni Kay Asuncion, Rise and Shine Kay. Tinapos na ng 2019 Southeast Asian Games double gold medalist na si Melka Jen Caballero ngayong buwan ang kanyang paninilbihan sa National Rowing Team. Si Caballero ang top elite lady rower ng pambansang Koponan na nakapagtala ng 4th place finish sa lightweight category ng 500 meter event ng 2021 World Indoor Rowing Championships. Pero sa kabila ng matagumpay na rowing career, kinailangan ni Caballero na unahin ang kanyang professional career. Ang 25-year-old Camarines Norte native ay kasalukuyang Seaman Second Class Officer ng Philippine Navy at naghahangad na mas tumaas pa sa ranggo. Nag-a-apply po kasi ako for higher position, ganun, for officership, na may age limit lang po kasi talaga. So parang naisip ko lang na this time, kahit na mahirap umalis sa rowing, kailangan ko na talaga i-prioritize din yung trabaho ko po sa labas, outside rowing. Ayon pa kay Caballero, hindi naging madali ang kanyang desisyon na iwan ang Koponan at ang sport na kanyang minahal sa loob ng halos isang dekada. Sa rowing na ako lumaki, nag-grow, ganun. Kaya kumbaga sobrang panghihinayang din, tsaka sobrang hirap din po talaga yung desisyon ko. Naisip ko lang talaga na ang tagal ko na rin kasi priority yung rowing. Kumbaga parang time na siguro talaga to shift tsaka mag-focus sa military career. Gayunpaman, bukas pa rin si Caballero na magbalik sa Philippine Rowing Team. If kailangan ng rowing team yung help ko in any way, I'm always open po para sa team. Dahil sa pag-alis ni Caballero, hindi na niya madedepensahan ang kanyang titulo sa 2022 Vietnam SEA Games. Para sa Rise and Shine Pilipinas, Kay Asuncion.